Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kumusta? Mahirap ba maging engineering student? Mahirap ba maging isang engineer? Well, this vlog, I'm going to explain to you and I'm going to share with you my journey, my experiences, my rejections, my challenges, my heartaches during my college days, including my review days. So the purpose of this vlog is to inspire the aspiring engineers, engineering student to continue with their dreams. Dahil natatouch ako sa mga comments lately na nakikita ko sa aking vlog na nakakapang-inspire daw pala ako ng mga students, di ba? So, I'm very, very touched dun sa inyong mga simple comments that makes me do more vlogs for you. Pag naging isang engineering student ka ba, kailangan ba talagang genius ka sa math? As in talagang ang pinakamababa mong grade is 95% sa iyong high school grading card? The answer is no. Of course, engineers are magaling sila sa math. But not in the way na talagang para silang human calculator na talagang pag nag-divide bigla ng 1 million divided by 552, mga ganun talagang masasagot agad. Hindi naman ganun. Yung tipong kapag nasa cashier, yung tipong ang bilis talaga sa pera, mga ganyan. So, hindi naman ganun ng isang engineer. The engineer understands mathematics. They understand. We understand science. We understand the theory. Engineering is everything about the theory, the actual. So, hindi kailangan na talaga napaka-genius mo sa mathematics in terms na talaga napaka-bilis mong sumagot dahil kapag nag-aaral ka naman, may calculator naman kayo eh. And then kapag nagtatrabaho na, may calculator pa rin. Kailangan mong bilisan kapag ikaw ay nag-ready na for the board exam. Kasi talagang may time limit yan. Dahil yan, hindi ka naman pwedeng isang linggong nagsasagot ng question doon sa board exam, di ba? So, doon ka magpa-practice na talaga para bilisan. Kasi kung napapanood nyo, di ba guys, yung kay 3 idiots, di ba? That's the way of learning, di ba? Hindi naman kailangang pressure na pressure ka and everything. Pero wala, eh, ganun talaga, di ba? Kailangan kapag sa mga exam, syempre, kung yung subject mo na yon is good for 1 hour, then kailangan 1 hour, masagutan mo na yung exam. But don't be pressure, guys, na kapag engineer ka or mag-engineering student ka is napakagaling mo talaga sa math. Because you're there because of your passion. Gusto mo maging engineer dahil gusto mo, hindi dahil sa gusto mo dahil sa math. If you have the passion, di ba, to learn, then go with engineering. Hindi porket hindi ka ganun kagaling sa math dahil mga nasa line of 7 lang yung grade mo sa math or line of 8. So, hindi yun makakapagpigil sa'yo to take engineering. Because myself, guys, I'm not that good with math. So, 3 taon lang ako sa aking high school life. And then, kapag sinabi natin ikaw isang accelerated student, so hindi ganun na parang ma-enjoy mo yung iyong high school life dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. But kahit ganun na ako'y isang accelerated student, I still remain on the top of my class. I was first on in first year, and then nung nag third year and fourth year, hindi ako bumababa sa third. Laging second, third, honor, mga ganun. And then, isa sa pinakamababa kong subject sa aking mga grades is pangalawang mathematics. Dahil pinakamababa ko is Filipino, and then pangalawa ko is mathematics. But I still pursue engineering, not because I like it, but because din of my parents, of my family, because we're a family of engineers. Maraming engineer dito sa aming family, sa aming bloodline. And I wanted talaga na ma-pursue yung aking medical career that time, because I wanted to be a psychiatrist sana, but I became an engineer instead because this is God's will, eh, di ba? And then nandoon sa akin yung kaba dahil talagang gusto ng aking family na ako'y maging isang civil engineer soon. So, nandoon sa akin yung pressure. Sino sa inyo guys dito yung nakaka-relate sa akin na nape-pressure, di ba? Kapag ka sa hirap ng buhay, minsan sasabihin nila mag-engineer ka, di ba? Dahil alam nila malaki ang kinikita ng mga engineer. So, ayun, talagang lahat ng pressure na sa akin during my college years. Talagang kailangan galingan ko, kailangan hindi ako bumagsak dahil sayang yung aking matrikula for that subject na dapat ako'y 5 years lang talaga sa engineering. So, the struggle is real, guys, dahil talagang ako ay sobrang aral. Napabarkada rin ako ng
konti, but ang kagandahan doon is hindi naman ako nagkulang sa aking studies dahil meron naman yan eh, yung time for friends and time for study. So maganda kapag you go with your friends na sama-sama kayo, di ba, sa isang goal. Hindi yung ikaw yung magpupunta sa friends na group of friends na idadrag down ka pa. So go for friends na kailangan tutulungan ka to grow with your goals. So at that time, I have a very, very supporting group of friends na talagang sama-sama naman kaming nag-aaral sa library. And then sama-sama din kami nagdotota. So may time naman yan, hindi naman porque ikaw is magsi-civil engineer, magi-engineering ka, is talagang goodbye, enjoy life dapat, di ba? Hindi ka naman goodbye stress. So, andyan naman yung stress, pero hindi ibig sabihin na aalisin mo na yung iyong kina-enjoyan ng mga bagay. But you still have to do those things to prevent yourself from stressing out. So, my recommendation is ikaw ay magkaroon ng proper time management. Kung kailan ka lang pwede talaga mag-aral, or kung pwede ka, kailan ka pwede mag-review, kung kailan ka pwedeng makipagkulitan with your friends, and gumala, mag-dota, ngayon ML na. So, yan, you can do it with yourself naman, the proper time management. As time goes by sa aking engineering life, first year madali pa yan kasi yung mga subject is just algebra, trigonometry, solid mensuration, tapos meron kang chemistry. So madali-dali pa yan. At that time, nakakapag-grade pa ako ng mga around 1, 1.25, pinakamababa is 1.5. Then habang tumatagal, pahirap ng pahirap. So kailangan nag-a-adjust ka rin as a student na kung pahirap ng pahirap, then kailangan mas i-push mo pa yung sarili mo to study. Naramdaman ko yung hirap when I was in third year college dahil nandiyan na yung mga mahihirap na calculus, yung mga mahihirap na major sub. Pero ako nga, diba, sabi ko sa inyo na engineering is not my first choice. Niisip ko lang yung aking family, yung aking parents, yung aking lolo at lola, lahat-lahat sa aking family na umaasa na kaya ko, diba? Kaya I still managed to study harder. Yung tipong nakikita mo kayong magkaka-batchmate is unti-unti kayong nalalagas. Normal yan sa engineering na unti-unti kayo nalalagas dahil dati, kunwari, kapag first year kayo is nasa 50 kayo. Pagdating ng third year, nasa 20 na lang kayo. Luckily, kapag dating nyo ng fifth year, nasa 10 na lang kayo. That is how hard it is to become an engineer. Sobrang hirap. Naranasan ko dyan, guys, dati na buwibili ako ng Lipobitan, Red Bull, yung mga ganun, para talagang hindi ako makakatulog because tomorrow is the exam and then ngayon, kailangan ma-memorize ko lahat ng formula. As you know, guys, engineering has a lot of formulas to memorize. Over 500 formulas tayo sa engineering, guys, ang kailangan mong i-memorize. Ganon kahirap. Ganon katindi ang brain cells ko noon. Talagang kahit na anong hirap yan, guys, kahit na anong formula yan, Diyos ko, dai, lahat yun, guys, iisipin mo lahat. That was so hard. Kung college yan, medyo madali pang mag-memorize dahil per semester naman, per subject. So, you have the time to memorize a certain lesson for a certain time. So, hindi ganun kahirap. But, if you are in your board exam days na, lahat yun, guys, in just 6 months, kailangan ma-memorize mo yung hundreds and hundreds of formulas. I'm not joking, this is very true. Sa batch namin, guys, nung ako ay nasa last year na of my engineering, ako na lang yung nag-iisang girl doon sa civil engineering. Kaya alam mo naman kapag girl, di ba, kapag sa mga thesis, sa mga paperworks, talagang maasahan mo ang mga babaeng estudyante talaga dahil napaka-organized. So ako mostly ang gumagawa sa mga thesis namin, yung sa mga paperworks, and then let the man do the actions, di ba? Kaya ayun. And I am proud na doon sa aking college life is I did my best na talagang ako'y nag-aral ng mabuti at nakakuha din naman ako ng mga awards nung ako nag-graduate and the top 1 pa ako sa aming pre-board exam. Kasi bago ka graduate, kailangang maipasa mo yung pre-board exam para siyang board exam ng university nyo. At kapag hindi ka pumasa doon is hindi kanila papayagang mag-take ng board exam. May mga ganun-ganun eh. Dati, ewan ko ngayon, nung time ko ganun kasi inaalagaan din ng mga university yung kanilang passing rate. So that time, I am very, very stressed noon kasi feeling ko babagsak ako pero buti na lang ako'y top 1.
Tekwan. Dahil sa sipag at tiyaga, guys. Hindi naman porke sobrang talino. Hindi. Masipag lang talaga ako mag-aral. Yung tipong talagang hindi na ako natutulog dati kapag ako ay mag-aaral. Ganun talaga. Ganun ang life. Sabi ko, aanihin ko rin naman lahat ng success balang araw, which is very true. Nag-guidance ba ako nung college ako? Yes. Bakit ako nag-guidance? Kasi may kumopya sa homework ko noon. At dahil ako'y napakabait, pinakopya ko. Nung pinakopya ko siya, akala ko siya lang yung kumopya. May kumopya pang iba. Tapos, yung kumopya na iba, dahil nga, ang haba-haba nung homework namin na yun, sinerox na lang. Tapos, sinerox din yung iba. Tapos, sinerox din ng iba yung homework na gawa ko. Hanggang doon sa pinakamadulo, yung huling-huling nag-serox is medyo madumi na yung serox niya. Alam mo yung kapag sa serox, di ba, parang may itim-itim na doon sa gilid ng papel. Ganun na yung nangyari. At napansin nyo nung aming professor na nung nag-check siya. At hinanting niya kung sino yung original at ako yung original. So ako na walang kaalam-alam na na-serox pala yung aking homework dahil isa lang naman yung pinakopya kong tao, eh dumami na. So ayun, ako yung nag-guidance, nag-work ako as assistant doon sa aming university registrar, doon sa aming secretary, doon sa College of Engineering. Nag-work ako for 2 months talaga. Regular yun. So ayun guys, sobrang lungkot din. Diba, na ikaw na ngayon nagpa-copy, ikaw pa yung nag-guidance. But that's life, diba? Talagang ginagawa naman nila yan eh because magbo-board exam ka soon, hindi naman pwedeng pumasa ka na wala kang alam. So mag-aral lang. Aral lang talaga. And then during my graduation, nakatanggap ako ng mga awards. I feel happy but I feel mas kabado pa. Kasi ayan eh, hello board exam. Kasi we are finally unemployed dahil graduate na tayo in college. But hindi pa tayo engineer. We're still engineering and we still need to pass the board exam para matawag tayong isang engineer. For that 6 months review, hindi ako masyadong nag-Facebook talaga. Messenger pwede pero Facebook hindi. Lahat ng mga games sa aking cellphone is dinilit ko yung mga nakaka-addict na games pero yung mga games na parang Candy Crush ganun, okay lang yun. Pwede ka naman mag-pastime sa mga ganung klase ng game pero yung mga nakaka-addict like yung mga Clash of Clans, tinanggal ko yan dat. Nag-iisang babae ako nun sa batch namin na magte-take ng board exam. Kaya hindi ako pinayagan na mag-dorm. Saka ayoko rin naman mag-dorm na ako lang din mag-isa. Kaya from Cavite papuntang Besavilla noon sa Manila is uwian talaga ako Monday to Thursday. Tsagang-tsaga talaga kasi hindi naman ako ganun kasanay bumiyahe ng sobrang layo dahil mula high school ako, college is talagang malapit lang yung school dun sa aking bahay. Ngayon lang talaga ako napalayo. Yung struggle talaga na sobrang traffic na 2 to 3 hours yung biyahe mo sa morning. Kasi makikipag-agawan ka pa, makikipagbalyahan ka pa, diba? Kapag sa mga van, sa mga bus, nakatayo pa. Nagkaroon ako ng anxiety na sobrang anxiety na hindi na ako nakakatulog for at least 4 days. Siguro sa isang buwan, nakakatulog ako ng mga 4 beses lang talaga na talagang tulog dahil most of the time natutulog ako ng 2 hours or talagang wala na talaga. Kaya nagkasakit ako nun guys, bumaba yung aking immune system, yung immunity, kaya lahat kasi ng stress nandun na yung family ko na umaasa sa akin na makakapasa ako ng board. Yung kailangan pumasa ako dahil nakakahiya kapag hindi. Ganun yung nasa isip ko dahil time. Lahat-lahat na. Naisip ko yung tuwing gabi. Kaya sobrang nagka-anxiety ako noon na parang feeling ko babagsak ako, nakakatakot. Alam mo yung kahit na natutulog ka, nagsasagot ka pa rin ng mga problems. Lahat ng stress naranasan ko during that 6 months of review para sa board exam. Nagkasakit na ako noon. Tapos tumaba ako ng sobra kasi yung hindi ako makatulog, dinadahan ko siya sa kain. 2 beses ako mag-lunch kasi pagod din sa biyahe. Lahat yun guys, tiniis ko. Nag-breakout ako, yung acne, lumabas lahat sa face ko noon. Yun yung stress, pati yung likod ko. Nagkaroon ako ng maraming bacne. Napabaya ako yung sarili ko. Lumobo ako ng sobra because of stress, anxiety and everything. Pagdating ng board exam, nagkaroon ng miracle. Kasi on the second day of my board exam, akala ko talagang hindi na ako papasa. That's structural, di ba? Sa design, yung aking exam for the second day. In the morning, nagkaroon ako ng allergic reactions. Talagang namamagay yung mata ko, hindi ako makahinga masyado, tapos inuubob ko at grabe yung runny nose ko nun. 8 o'clock nag-start yung exam and kailangan kong magamot yung aking allergy that time. It's 7:30 a.m. Meron ako nun dalang anti-histamine
antihistamine, ininom ko na siya. And then pagdating ng mga 7:50, hindi pa talaga siya nawawala dahil talagang ako'y may symptoms pa rin ng allergy. And that time, I was praying na, Lord, please help me with this exam dahil alam ko with my condition na hindi ako papasa. Please, kung hindi man po ako papasa, sana maintindihan ako ng aking grandparents, ng aking parents, ng aking family, ng aking friends. Lord, sana hindi ako mapahiya. Pagdating ng 8 o'clock, guys, I expect na nandyan na yung questionnaires. But dumating na yun ng 8:10, wala pa rin yung questionnaires. At nagluluha-luha ako nun dahil sa aking sipon. And then, nag-announce na later on na suspended yung aming morning exam at ililipat na lang siya sa hapon. Sobrang miracle yun, guys. Kasi hindi pa rin nadidistribute yung mga questionnaire sa ibang area. Like, I think that was Cebu. That was a big miracle for me. And I'm sharing it with you guys because I want you to know that prayer is the best weapon. Nag-pray ako nun sincere and then nandoon na yung miracle, guys. Kaya grabe yung thankfulness ko nun dahil nung hapon, nung exam na namin is hapon, talagang okay na ako. And then I passed the board exam. Diba? Parang sobrang saya na talagang kung sa'yo si Lord, talagang bibigyan niya lahat sa'yo eh. Talagang lahat in your will. Talagang lahat in His will. Talagang faith, trust Him. And then after 4 days, saka lumabas yung aming result. At finally nalaman ko na I passed the board exam and that was the happiest day of my life. Nung nalaman ko yun, shinare ko yun sa aking family. Sinabi ko sa kanila, sa friends ko na I passed the board exam and I was crying that time. That was the happiest. Feeling ko nung naglalakad ako sa Alapaap, ganun kasaya, guys. Sobrang saya. Kasi alam mo yun, yung parang lahat ng mga struggles mo during your college life, yung lahat ng anxiety ko, parang naglaho lahat. At pati yung mga formula na minememorize ko, biglang siyang nawala. Parang nakalimutan ko kagad lahat. Naalala ko na lang yung area of the circle. Alam mo yun, yung ganun talaga eh. Kapag ka talagang nalaman mo na pasado ka, parang mare-reformat yung utak. That's it, guys. So I hope this vlog inspires you more to study engineering. Na not everyone is smooth. Hindi lahat ng tao parang madali lang sa kanila talaga to. As in, sobrang talino nila, madali lahat sa kanila. But me, as a civil engineer na ngayon, is naranasan ko yung mga hirap na yan. Just study. And then talagang, if it's for you, then it's for you. If it's not, then maybe you are meant for something else, diba? Thank you very much, guys. Don't forget to click the subscribe button in this channel and hit the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. And don't forget to share this video to inspire more engineering students, guys. Thank you for watching. Keep safe and God bless.